Hindi naging maganda ang naging karanasan ni Hipon Girl o Herlene Budol sa kanyang pagsabak sa international beauty pageant scene nang mabahira ng matinding kontrobersiya ang pamunuan at organizers ng Miss Planet International na siyang pageant na sasalihan niya. Hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag ang beauty queen comedian na si Herlene Nicole Budol o mas kilala bilang Hipon Girl, kaugnay ng malaking issue na kinasasangkutan ngayon nang sinalihan niyang international pageant na Miss Planet International. Si Herlene ang pambato ng Pilipinas sa MPI at ito ang kauna-unahang pagrampa niya sa isang international pageant, kasunod ng successful Binibining Pilipinas journey niya kung saan itinanghal siya bilang first runner-up at nag-uwi ng napakaraming special awards. Subalit mukhang mauunsya minga ang first ever international pageant ni Herlene dahil sa malaking eskandalo na kinakaharap ngayon ng pamunuan ng MPI. Ito ay matapos mag-post sa social media ang ilang kandidata kung saan idinetalya nilang nanakawan at naloko raw sila ng organizers ng MPI at di umano'y hindi na matutuloy ang pageant. Matatandaang noong November 3 ay masaya at excited na lumipad si Herlene kasama ang kanyang team sa pangunguna ng kanyang manager at national director ng Miss Planet Philippines na si Wilbert Tolentino patungong Kampala, Uganda na siyang host country ng MPI ngayong taon. Agad na nagkaroon ng exposure at sumabak sa ilang pageant activities si Herlene, suot ang Miss Planet Philippines sash. Sa isang video ay mapapanood pa nga si Herlene na masayang nakihalubilo at game na sumayaw kasama ang ilang batang taga Uganda. Pero ang hindi alam ng publiko ay marami na palang aberya at issue ang nagaganap sa pageant. Hindi na nga kayang manahimik pa ni Miss Planet Czech Republic Camila Sparrow at ngayong Biyernes, November 11, ay tuluyan na siyang nagsalita tungkol sa masamang karanasan ng MPI candidates at sa pangit na sistema na ipinatupad ng organizers ng MPI sa Uganda. Nanakawan kami at ang ibang kandidata na hindi pa nakakaalis ay na-scam. Ito ang mga mabibigat na paratang na laman ng Instagram story ni Sparrow tungkol sa dinanas nila sa organizers ng pageant. Ayon pa kay Sparrow, hindi binayaran ng organizers ang kanilang accommodation at maging ang kanilang pagkain. Sa katunayan, ang nagbayad pa raw sa kanilang pagkain at accommodation ay ang mga taong walang kinalaman o hindi raw kasali sa pageant. Aniya, I have to apologize. But unfortunately, we were robbed. We haven't had even 10% of activity. Nothing was paid, nor our accommodation, nor our food. We're stuck in Uganda. We have been trying to solve it. Even those who are not involved in the pageant pay their own money to keep us fed and safe. I couldn't be silent anymore. I apologize for everybody who put a lot of effort in us, monetary or mentally wise. But this has to be seen by the public. Please share. 35 contestants who hasn't left yet were scammed. Dagdag pa niya, it doesn't stop me from where I have been standing to say out loud what I believe in and support causes I've been supporting. Just give us some time to figure everything out. Please, all we know, we are leaving the country as soon as possible. Sa sumunod na post, ibinahagi ni Sparrow na nagtungo sila sa police station sa Uganda upang iulat ang kanilang masamang karanasan sa production manager ng pageant. Ayon pa kay Sparrow, gusto lamang niyang maging ligtas at makaalis na sa Uganda sa lalong madaling panahon. Aniya spent a few hours in the police department in Kampala to file a testimony against the responsible production manager here. Now I'm off to sleep. Tomorrow, more issues will need to be resolved. There's a chance people from the government will come here. All I want is to be safe. I don't know yet if I will stay any longer before my flight because changes cost about $500. Samantala, kasunod naman ng pagsasapubliko ni Sparrow sa mapait na sinapit nila sa Uganda, ay umugong ang balitang canceled na ang Miss Planet International. Ito ay matapos ipahayag ng kapwa niya kandidata na si Miss Planet Jamaica Tunil Watkes sa kanyang Instagram story na kanselado na ang kompetisyon at aalis na sila sa Uganda sa lalong madaling panahon.
Anya, thank you for all your support up until this moment. Unfortunately, the competition has been cancelled. But it was such an honor to have the chance to represent my beautiful Jamaica again. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang manager ni Herlina na si Wilbert Tolentino, kaugnay sa isyong kinasasangkutan ng MPI candidates at pageant organizers. Gayun din ang tungkol sa pagkakansela ng pageant. Sa kanyang Facebook post, ikinuwento ni Wilbert ang totoong nangyari kung bakit hindi nabigyan ng maayos na accommodation ang ilang kandidata ng MPI. Ikinuwento ni Wilbert na higit sa kalahati ng mga kandidata ng MPI ang hindi nakapasok sa Africa dahil wala silang yellow fever vaccine na isa sa mga kinakailangan bago makapasok sa bansa. Maliban dito, pangit din daw ang sistema na ipinatupad ng organizers dahil unang beses pa lang ng Uganda na mag-host ng MPI, kaya hindi raw napaghandaan ng maayos ng mga ito ang pag-iistayan ng mga kandidata matapos mag-back out ang kanilang sponsor resort dahil sa Ebola virus. Ani Wilbert, sa mga concerned netizens at mga nagtatanong ng update sa Miss Planet International kung totoo ba canceled ang event, eto ang kwento. Lagpas kalahati ang hindi nakapasok sa Africa dahil wala silang yellow vaccine fever at ang sponsors ng organisasyon tulad ng Speak Resort Kampala na matitirhan ng delegate ay nag-back out dahil sa issues ng Ebola virus. Nagkaroon sila ng Plan B at nilagay nila sa Zara Gardens ang delegates kahapon. Subalit hindi pa nakasettle ang nasasabing hotel kaya need mag-check out ulit ang mga kandidata. So kanya-kanyang diskarte muna sa pagkuha ng kanilang matitirhan sa Airbnb at di naman natin masisisi sari-saring emosyon ng bawat kandidata. Epekto sa hindi maayos ang sistema at hindi nakakain ng tamang oras ang mga kandidata. May 4 hanggang 6 na nag-withdraw dahil mauubusan ng budget kung tumagal pa sila sa Uganda. First time nag-host ng international pageant ang bansang Uganda, kaya hindi naka-align sa original plan ang calendar activities. Sa huli, nakiusap naman si Wilbert sa pageant fans na hintayin na lamang ang official statement ng MPI organizations tungkol sa pagkakansela ng pageant. Nilinaw din niyang walang dapat ipag-alala ang maraming Pinoy dahil maayos ang kalagayan ng Team Philippines sa Uganda. Iginiit ni Wilbert na proud siya dahil nagawa nilang makasurvive sa Uganda sa kabila ng kanilang hindi magandang karanasan. Ani Wilbert, ang CEO ng MPI ay darating sa November 12. Wait na lang po natin ang official statement mula sa organization. But rest assured, we are all safe. Buong Team Philippines. Hindi man maganda ang experience na naranasan namin dito, but we are proud to say that we are survivor in our own way. Tumuloy man o hindi ang pageant, in good faith tayo lumaban at pinaghandaan. We will keep you posted as soon as we have an additional information. Thank you. Samantala, sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag o kumpirmasyon ang pamunuan ng Miss Planet International kaugnay ng balitang kanselado na ang pageant. Lingid sa kaalaman ng marami, sa November 15 sana magsisimula ang pre-pageant activities. Habang sa November 19 naman gaganapin ang Coronation Night kung saan 80 candidates ang maglalaban-laban para sa titulong Miss Planet International.